kaming mga boses! Parang wala kaming mga puso't kaluluwa! But no. Grabe yung ganyan. Ayan. Wala yung karma. Kapitan? Ang bilis ng karma. Ginawa mo sa aking asawa! Ah! Kasalanan pa nung Clay! Panahon na manggagahasa para ikaw ay aming singilin! Sino ka ba? Deserve mo yan. Halot ka. Kulang pa yan eh. Pamilyar ang iyong tingin. Lolo. Hello guys, good morning or good evening, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, panibagong araw, panibagong week sa atin actually for us to react to Mara Clara Tibara episode 36 na tayo. Sobrang bilis lang. Sobrang grabe yung mga ganap. Actually, last week, ang daming natutunan natin, di ba? So sa mga hindi nakakaalam, last week, si Clay, grabe tumayo sa bangko. Tapos para siyang nangaral dun sa mga tao doon, mga lalaki actually, kasi parang minamalit nila yung mga babae dati. So si Clive bilang makabagong babae, hindi pwede sa kanya yun, kaya nagsalita talaga siya, and hindi pa natin alam yung outcome nung gagawin niya. And last week din nakita natin sa parang teaser dun sa dulo, si Elias. Makita natin si Elias. And parang may magaganap din na pagsaselos kay Mara Clara na naman, and nakakaawa si Mara Clara, no? Pero sana ma-patch up nila ni Ibarra yung mangyayari. And ayan, excited na ako panoorin ang episode 36 talaga. So, tara. Ready, 1, 2, 3. Mas makakabuti kay Clay kung nasa poder siya ng mga kababaihan na kagaya niya. Nang sa gayon ay mas maprotektahan at mas maalagaan siya. Umapayag nga ako sa iyong kailingan na dito na muna maliraan sa inyo si Binibini Clay. Hindi mo ba pagsisisihan ang iyong desisyon? Hindi mo kilala ang babaeng iyon. Hindi mo alam kung saan siya galing o kung anong pakay niya. Sa tingin ko ay ito na ang pagkakataon para makilala ko siya na mabuti. Panahon na para magkaroon ng eskwelahan dito sa San Diego na para sa lahat. Para maisulong na rin ang layunin na mapuksa ang kamangmangan dito sa ating bayan. Tonto del culo! Ako lang ang may karapatang magturo sa bayan na yon ng tamang diksyon. Kailangan mo ng magandang mga isusuot para mamaya sa piging sa pagmamahay ni Kapitan Basilio. Naroroon din ang ilang mga mahalagang tao ng San Diego na nais kitang isama para maranasan mo naman ang aming pamumuhay. At malay mo, makahanap ka ng ibang lalaking iyong maiibigan. Hindi naman po ako naghahanap. Hindi ako makapag-untay na makita ang dalawang Maria Clara. Ang isa yung magniningning at ang isa na may pililing. Mga mean girls talaga sa... Miss Clay, nasaktan ka ba? Pasensya na po, nakakahiya. Nagustuhan mo ba ang kanyang ayos? Oo, napakaganda niya. Dun. Bakit mo ba parang hindi pinapahalagahan ng mga saloobin nyo sa mga bagay-bagay? May karapatan po tayo mga ilam. Equal rights. Ang pantay na karapatan ng lalaki at babae. Tonterias. Hanggang bahay lamang ang kababaihan. Isang manok na putak ng putak. Na wala naman silbi! Men have no right to tell women to shut up! Gusto ko yun. Miriam Defensor Santiago siya doon. O hindi na tulala kayong lahat. Naka-English pa. Sa maraming taon, pinatahimik nyo kami mga babae na parang wala kaming mga boses! Parang wala kaming mga puso't kaluluwa! But no. Grabe. That has to stop now! Yung lasing kumakain pa rin, yun. Dead na siya. Huwag ngayon nabilaukan. Ayan. Hala yung karma. Kapitan? Ang bilis ng karma. Kapitan! Ay, sorry. Tulong! Sandali! Sorry. Natawa lang ako. Wait, ano si Papa? Papa? Basira! Ah, tatay ka lang ang mahal din na si Arun. Jennifer? Papa! Ano yung esposo? Hindi pa siya'y magdadamot? Hindi ba? Divorce! Divorce! Hindi niya! Ano nangyayari sa kanya? Mga kasama! Madali! Doktor! Doktor ka ba? Sisilyo! Doktor ka ba? Sisilyo! Ano ka na? Sa... Ano ka na? Sa... Ano ka na? Teka, mali!
mali po yung ginagawa niya. Sandali! Tumigil! Ka! Ha? Huwag ka magpalanaw! Nakakalam dahil babae ka lang! Baby pa! Papa! 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 Pa! Ay, sorry. Natamaan ko yung kandila. Kapitan Basilio, relax. Calm down. Okay? Ano, palisin mo. I'm like maneuver. Okay. Wait lang muna. Oh my gosh! Okay. Apo na po kayo ulit. I-abante nyo lang ako to kanya. Ha? Tayo, tumapik ka! Basilio! Aba, ungrateful Basilio. Yung nanay, ha? Ayos asawa. Ka lang ba? Ayos ka lang ba, Basilio? Ha? Anong ginawa mo sa aking asawa? Ah, kasalanan pa nung Clay. Iniligtas niya ang buhay ng iyong asawa. Ang babae ito ay makukulang! Wala. Hoy! Ang unreasonable naman ng babae niya. Sa mata na niya mismo nakita. Ay, yung demonyo, ayan na. Parang ang daming kamalasan for this week. Marcus time and medyo. Sa daraan na teka daw. Lang po ah. Mangkukulam? Eh, tinulungan ko na nga po yung asawa niyo kahit ang dami niyang hanas sa akin kanina. Iyan! Iyan! Hanas! Anong klaseng orasyon yan? Ha? Orasyon. Pati ako! Pati ako! Kinukulam mo! Hala. Hoy! Magunos dilik ka, madam. Magigil din pala yung madam na yun. Pero magaling siyang gapo. Alisin mo sa katawan ng asawa ko yung sumpa mo! Kapitan Natika, pangunang lunas ang ginawa ni Miss Clay kay Kapitan Basilio. Pangunang lunas? Batid kong ito ay isang siyentipikong pamamaraan. Kahit na hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng gawain, hindi po siya isang mangkukulap. Tama na! Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng ito! Alam mo naman na kasalanan at pinagbabawal ng simbahan ang mga orasyong hindi turo ng kura! Ang galing naman. Ano mo yan? Nanggigigil ako. Ayan na. Uy, si Ilyas yun! Kono! Si Ilyas yun! Suwentame! Suwentame, sinvergwenta! Ay, nag-ano pa siya? Ibispanyol pa siya? Regresa! Regresa! Ayan, Boogie Wonderland. Ay, ala sinunog. Ay, nakaready na. Pinalimutan ng apoy. Oh, di ba? Pag demonyo na babagay sa impyerno, so ayan, may apoy na. Wait, aquí! Cobarde! Iniwan siya. Eres cojones! I deserve. Oh, hello, maganda to. Wait ka. Kamusta, padre? Yes. Ilyas. Nababahag na ba yung buntot? Dumating na ang araw ng iyong panghuhusga. Kaya tawagin mo na ang kapwa mo, demonyo. Oh, di ba? Ikay papunta na sa impyerno! Kapitan Natika, deserve? Hindi po yun orasyon. At isa pa, hindi po ako kaaway. Kakampi ako. Hindi. Nilalason mo ang isip ko! Close-minded sa ate. Sino ka ba? Anong mahikang meron kang babae ka? Oh, pati yung ano, kapitan? Siya ang nagligtas ng inyong buhay, kapitan. Konyo, Eric! Yes, sir. Sige pa, isa pa. Eh, sorry. Kailanman ay hindi naging mahalaga sa iyo. Ang aming pangalan! Sa iyong utak, demonyo! Kami ay hamak ng mga Indio at hampas lupa lamang! Na tinanggalan nyo ng karapatan! Para naawan nyo na! Karin, ay! Oh, nakikiusap po kami! Nana! Nana! Pinaprato sila dahil. Ng dignidad! Ako! Tantangal! Kita! Hala! Kaya din! Panahon na manggagahas para ikaw ay aming singilin! Sino ka ba? Deserve mo yan. Halop ka. Kulang pa yan eh. Ah.
binibindisyonan kita! Yung sarili niyang bendisyon. Ng mga ihe! Ay! Ah, ihe pala yun. Ng mga inyong inapi mo! Kayaan ko! Paraya! Basta ya! Naway mapalitan ito. Tama na, tumingin ka! Nang iyong mga luha! Ay! Nung walang tigil! Hanggang sa kakayan mo! Binibindisyon na ng ihe. Basta ya! Dapat sa babaeng ito, palayasin! Palayasin ang babaeng ito! Halika! Lumayas ka! Kaya pinulayas ka sa bahay. Yan, baby, one word ka ngayon. Lumayas ka dito sa babaeng ito! Lumayas ka kayo, Kapitana! Lumayas ka! Ang ganda ng switching ng events, no? Yung mga shots. Intense. Ayan, she deserve! Oh! Gigigil ako. Lalo na tano, manggagahasa pala tong animal na to. Ilan kaya mga indio yung ginahasa niya? Diablo! Aba, lumalaban ka pa. Ibang kita. Basta lorir. Demonyo talaga, nagbabanta ba? Talabas sa pagal. Talahura! Yeah! Ipigil lang si Elias. Wala na ng malay. Halika dito! Lumayas ka! Aalis ako! Aalis ako! Oh, at huwag ka nang babalik dito! Ang galing nung malay. Kawawa si Clay. Raiden yan. Sa Mortal Kombat, opa. Ang ganda ng pasok niya, bugbugbugi talaga si ano. Ganda ng shot na yan. Boogie Wonderland yung ano, kurang impacto. Ay buhay pa, sorry. Oh, sana magtanda ka na. Feeling ko hindi. Demonyo eh, di ba? Nagbabanta pa nga eh. Clay! Kapitana Tika, ako na pong bahala dito. Nakikiusap po ako, por favor. Sige! Halika na! Kapawa si Clay. Clay! Ipapatid na kita sa kalesa. Ano bang ginawa kong mali? Gusto ko lang naman ipakita yung katotohanan ko doon. Gusto kong patunayan sa kanila, kaya kong tumulong. Pero bakit hanggang sa mundong to ang hirap-hirap ipakita doon? Ika'y binadaan ko na. Hindi ka dapat pumasok sa silid ng mga kalalakihan. Kasalanan ko ba? Senyorita, kasalanan ko ba na ni isa sa inyo walang kayang tumayo sa sarili niyong mga paa? Kasalanan ko? Na hindi ko matiis na inaapak-apakan tayo ng mga lalaki! Ay, ika'y aking dinala rito upang... upang ikaw ay maging kakampi namin, hindi maging kalaban. Kakampi? Isa ba talaga? Bakit kanina hindi ko naramdaman na may kakampi ako?
bakit kanina pakiramdam ko mag-isa lang ako. Akala mo ba hindi ko napapansin? Kung paano na lang ako tignan ng mga kaibigan mo? Baka nga po malakpak pa sila nung nadapa ako eh. Hindi naman nabago sa akin yun. Hindi nabago sa akin na minamaliit ako ng mga tao. Pero hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong masanay. At alam mo kung saan pa ako hindi sanay? Sa taong nagsasabing kaibigan ko raw siya. Pero pag inaapi na ako ng lahat, tumayo at nanahimik na lang. Nakikita mo ba to? Layang alin? Hindi mo nga nakikita, Maria Clara. Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko ang mga rehas na nakapalibot sa akin dito. Sa akin, sa'yo! Wala kang mararating, Maria Clara. Kung mananatili ka sa kinalalagyan mo ngayon. At hahayaan mong ikulong ang sarili mo. At alam mo ang pinakamasakit? Kayong mga babae rito. Kayo mismo ang nagkukulong, pinagkakait sa isa't isa ang halaga at kapangyarihan nyo. Purong Tagalog po yan para maintindihan mo. Grabe yung mga linyahan. Much respect sa mga writers dito. Grabe. Sok sa puso, grabe. Oh, tekna ko dun. Vino, ora mismo. Ayan na. Ay, ayan. Kalaban niya. Itong dalawang parang mga bata. Nasaan na yung babae? Umalis na ho siya. Sabi ko sa'yo, masamang ideya ang dinala mo dito yung babaeng yan. Tinan mo yung nangyari tuloy, nakakahiya. Ako na ho ang humingi na pasensya. Captain Basilio, batid niyong hindi kasalanan ng babae kung bakit kayo nabelaukan kanina. Pinakita namin lahat na wala kayong tigil sa pagkain at pag-inom. Ngunit, pinagsalitaan pa rin niya ako sa loob mismo ng aking pamamay. Ngunit, Kapitan, hindi niyo po dapat isisi sa kanya ang nangyari sa inyo. Iniligtas niya po ang inyong buhay. Pasalamat at tayo, wala rito ang kukukura. Hindi ba natin isasaalang-alang ang kanyang mga sinabi kanina? Maganda rin ang kanyang mga punto. Kaya ba kanina hindi mo malang siya pinigilan at panoodin lamang ako'y hamakin?
kayo ang nanghamak sa kanya, Kapitan. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng mga kababaihan na naririto ngayon. Kasama na ang inyong asawa at anak. Mahal ko ang aking mag-ina. Kung gayon, malawak ang inyong pagmamahal at pag-uunawa. Sana ipatunayan niyo ito sa pagbibigay ng suporta sa pagpasok ng mga kababaihan sa aming eskwela. Tapos na ang gabi ito. Close-minded din yung senyor. Amigo. Kapitan pala. Usapin mo na lang kapag hindi nalasing. No es que este a su favor. Marahil ay ayaw lamang niya ng radikal na pagbabago. Ngunit Crisostomo, asahan mo na akin na suporta sa iyo na eskwela. Nice. Yo también. Angat ko rin ay wala ng indio mapag-iiwanan. Lalaki man o babae. Ang mabait lang pala yung asawa ng Victorina. Gracias. Maraming salamat. Kamusta ngayon, Papa? Papahinga na siya. Naparami ng bino. Pambihira ang babaeng iyon. Saan mo pa siya napulot, Maria Clara? Sinabi ko na kasi sa inyo, dalin nyo na sa ospisyo yung babaeng iyon dahil palagay ko, sinasapian ng demonyo. Demonyo? Kulang na lang magbulalas ng wikang Espanyol na mali-mali naman. Ay, pinapalang ganyan. Ano ang pinagsasabi at ginagawa? Alam mo, ang mabuting solusyon yata para matanggal ang bahid ng demonyo sa kanyang kaluluwa ay gawing labandera! Nagpaparinigan silang dalawa. Hindi naman po sinasapian si Clara ito ni Victorina. Ingles ho ang kanyang winuwika at maaaring kanluraning paggamot ang kanyang ginawa. Isang pila labanos na India, kayang gawin yon? San ka ba nakakita ng babaeng magaling magpanggap na madunong siya sa mga bagay na yon? Sadyang malawak lang ho talaga ang kanyang kalaman. At ganyan bang klaseng kababaihan ang magiging produkto ng eskwela ng iyong nobyo? Eskwela ng mga mangkukulam! Hindi ko siya mangkukulam. At sa akin palagay ay kailangan nating pagnilayan ang kanyang mga sinambit. Nakita naman natin kanina kung paano niya sinagip si Kapitan Basilio. Kahanga-hanga. Naminin niyo. Minigit pa sa buhay natin ay hindi tayo naghangad na magkaroon ng ganong klaseng kakayahan kahit babae. Husto na, Maria. Putiya! Nalason na niya ang iyong isip. Kailan ka pa natutong sumagot sa mga nakakatanda sa'yo, ha? Tumikil ka na. Hirap talaga dati. Hindi close-minded si Maria Clara. Ang galing. Ayan. Nakakulong nga sila. Nakarehas sila. Dahil dyan sa mga kita mo ba ito? Layang alin? Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko ang mga rehas na nakapalibot sa akin dito. Sa akin, sa'yo! Simbolo.
Maria, ano ang iyong ginagawa? Namulat siya ni Clay. Galing. Galing ng acting ng Clay at ng Mara Clara. Very impressive. Nakakadala sila. Grabe. Irog ko. Ikaw ba ay tumatamis? Nadadarang ako, Crisostomo. Ikinalulungkot ko ang iyong pag-aalala, mahal ko. Pag-aalala? Natatakot ako, Crisostomo. Para sa inyong dalawa ni Clay. Patid ko mga panghuhusga sa inyo pagkatapos ng pagtitipon. Hindi ko ito inaasahan. Huwag nang magdamdam. At sa dilim ng pangyayari ay may liwanag din. Ang liwanag na dala ni Clay pinatunayan ng kanyang talino at ng tapang ang halaga ng iyong eskwela. Samantalang ako na iyong nobya. Ngunit irog ko, kayong dalawa ay magkaiba. Pareho naman kami babae. Ang kanyang mga paniniwala, kanyang mga nais at ang kanyang, tapang. Wala pagkabata eh. Tinuruan ako na ang tanging tungkulin ko lamang ay paniwalaan ng Diyos. Maging tagasunod sa mga alagad dito at sa aking mapapangasawa. Pero ano naman ang sinasabi nito? Irog ko. Bakit tinawag na magpapakasal ang pag-iisang dibdib? Kung ang isa ay... Kung isa ay nasa ibabaw at ako naman ay nasa ilalim. Crisostomo, paano kung nais kita yakapin at hanggan ako naman ay tatawagin walang dagal? Kung ako lamang ay nagmamahal sa iyo at namumulila sa iyo. Pinapangako ko sa iyo, Maria Clara, na kapag tayong dalawa ay kinasal na, wala nang mauuna at walang mahuhuli. Magkatuwang nating palalagoyin ang tahanan at ang eskwela para sa mga bata at maging sa magiging mga anak natin. Ituturing kitang kapantay habang buhay.
kinalabutan ako. Mabait ni Ibarra, tsaka si Maraclara din. Upas ang isipan, mabait din. Matalino din si Maraclara. Nabuhay lang siya sa maling panahon. Mahirap na panahon. Tapos na. Bilis talaga. Inaka! Baguhin ang nakalipas. Masayang pare-pareho kayo. Estupido! Oh, nais ko rin ipaalam ang magiging katuwang ko sa pagiging punong abala bukas ay walang iba kundi si Maria Clara. Bakit hindi iba riyan? Bakit ako? Mula ba nang dumating dito yung kurang yan? Sa tingin ko'y parang lalong napabayaan ng bayan. Nais kong makilala ang sinasabi mong si Clay. Nang maturuan ko ng leksyon. Ay! Sorry! Pamilyar ang iyong tingin. Hello. Huwag kang makilala siya. Ay! Oh my gosh. So this week yan, yung makikita si Clay at si Sunny Side Up. Charot! Ayan guys, grabe. Oh my gosh, nakakadala tong episode 36 na to. Pauna or pasimula sa linggong to. Grabe, pasabog kagad. Gustong gusto ko yung sorry ha. Medyo pangit tong sasabihin ko. Pero gusto ko yung binubugbog si yung Kura, yung Damaso. Kasi deserve niya, grabe. Nanggagahasa din pala yun. Walang yang to. Tapos kita mo naman, walang remorse. Hindi nagsisisi. Nang ano pa siya, nang nagmumurap at nagagalit dun sa mga tao na naman. Eh, may ano na nga siya, may pasana nga siya, diba? O diba, deserve niya talaga mabugbog. So, ayan guys, maraming salamat for watching this with me. And again, pasensya pala kung nagsasalita ako minsan habang nagsasalita din sila. Hindi ko sinasadya. Pero, tinataon ko din talaga na pag magsasalita sila, is hindi ako masyadong nag-i-insert. Kung meron man akong ini-insert yung mga times na yun, is hindi naman masyadong malalim yung pinag-uusapan nila, mga expressions lang and all. So, anyway, reaction video naman to. Sana maintindihan nyo. And kung gusto nyo pong walang kahit anong distraction, nandun po sa GMA application. Pwede po tayong manood dun. Maraming salamat again and see you again tomorrow. Bye!